So yan, magandang araw mga suki. So papakita ko sa inyo paano magkabit ng decal sa fork. So ito printed type ng ating fork. Yung isa kasi meron ako isang video, yung may transfer tape sa ibabaw. Ito wala na po tong transfer tape, may laminate na po kasi ito. Kaya no need na transfer tape. Tsaka huwag nyo na pong tanggalin yung sa ibabaw nito. Bibigyan namin naman namin kayo ng papel yung may instruction kung paano ikabit. So ito video para mas actual. So unang-una, ibasahan tayo. Tapos kahit alcohol lang po. Make sure yung ating fork ay malinis na malinis. Kailangan na wala siyang residue nung mga lumang adhesive tulad po ng ganito. Ayan. Pag yan, pag ganyan, lumang fork o lumang sticker, usually, pag ginanyan nyo, matatanggal naman. Ayan. Kailangan mawala yon. Pero pagka may mga gasgas na ganito, ayan, sigurado yan magkakaroon ng bubbles kasi parang meron siyang ayan, hindi smooth yung ano niya, may sumasayad sa daliri natin. So panigurado magkakaroon ng magre-reflect yun dito sa ating decals kasi may mga nakaumbok eh, may mga gasgas kasi, mga lumang fork na kasi ito ginagamit natin. Wala akong fork na tsaka ano to, 30 ang ano na ito, stanchion 26er pa. Mga 90s pa tong fork na to. Ayan, vintage na to. Ayan. Ayan. Ayan, medyo naano ko naman na, nalinis ko yan ng maigi kaso may mga residue pa siyang ganun. Hindi naman natin didikitan yung ano. Papakita ko lang sa inyo kung paano yung tamang instruction. So, pag nalinis nyo na yung buong fork nyo, ayan, wala nang lumang, wala nang residue. Residue ng lumang adhesive ng dating decals yung ganito ha, sinasabi ko hindi naman tayo magdidikit dyan eh, dito lang para mapakita ko lang. So, pag nalinisan nyo na yung basahan pala, kailan hindi nyo ginamit sa pagwawax nyo yung pampakintab ng fork, ng frame, kasi pag merong wax to at pinunas nyo dito, didikit yung wax dito. Hindi didikit yung decals natin kasi oil base yung ano na yun, yung wax na yun. Kaya yung iba nagdidikit agad-agad, may wax pala yung fork nila. Huwag pong ganun, mas maigi punasan nyo ng may alcohol para matanggal yung oil niya, para siguradong didikit ng maigi at lalapat na maigi yung ating decals. So yan. Siyempre, gugupitin po natin, dahan-dahan. Ayan, kahit sa gilid lang. Kailangan ma-practice din yung daliri natin maggupit-gupit. Ayan. Kumuha lang ako ng mga ano ko dito. May mga konting damage na mga decals. Ayan. So, kailangan nang una, i-center nyo yung decals nyo. Hanapin nyo yung pinaka-sentro nya. Gagamit tayo ng tape. Mahalaga yan, tape. Ngayon, pag nakita nyo na yung sentro, na sipat nyo na, magdikit lang tayo ng part na kung ano lang yung didikitan natin. Ayan. Para di gumalaw. So yan. Pag sa tingin nyo naka-center na, ganunin nyo yung ano nyo, fork nyo. Pag hindi pa, pwede galawin natin yun. Walang problema. Galawin natin. Pag yung fox 32, may 32 pa kasi hindi ito eh. Hindi, ayan ganyan. Masyado malit yung ating fork eh. Papakita ko lang sa inyo yung instruction paano idikit.
Yan, minsan sisipatin nyo yan, yung line dito tsaka yung line ng ating decals para siguradong naka horizontal, naka parallel. Ayan, pag nadigitan nyo ng ganyan, oh, dahan-dahan yung alisin yung backing. Yung backing, ito yung puti. Ito. Oh, ngayon, ito na yung may dikit, yung may adhesive. Ipitin nyo lang yung part ng ano. Yan. Oh, gamit ng delivery nyo, unti-unti nyo lang ganyan. Ganyan. Oh. Kahit daliri lang, mga master. Oh, nakita nyo ba may bubbles? May umangat ba? May umubok ba? Wala. Ito lang dito kasi may parang curvig dito. Yan, pero usually dinadaan ko na lang yan sa hair dryer o kaya blower. Oh, yan, lumalapat naman siya kasi madikit naman ang ating decals. O yan, pagka nadikit nyo na yung kalate, okay, tanggalin nyo na yung dito. Napakadali lang ating instruction. Gumawa na akong video kasi ang dami na nagtatanong tapos sa akin sinisisi yung pagkakabit. Sinisisi na ako bakit hindi daw upangit daw ng decals, hindi daw may bubbles daw. O yan, gumawa na ako ng video ng tamang pagkabit. Kahit daliri lang po, yan. Malit yung extension natin 30. Ito pang 32 kasi ito. Kaya umiikot siya hanggang dun. Tsaka nyo aalisin yung tape nyo. Guide nyo kasi yung tape na ginagamit. Oh, nakita nyo ba? May bubbles ba? Wala. Daliri lang ginamit ko mga master. Yan. Oh. Meron dito part na parang umumbok kasi gawa ng may gasgas yung ating fork. So yan, expect nyo na yan na magkakaganyan kung may tama yung fork nyo, luma na yung fork nyo, o kaya merong lumang adhesive yung ganito natira sa lumang decals nyo, di natanggal. Kaya sabi ko sa inyo, linisan nyo maigi, tingnan nyo, sipatin nyo maigi kung ayaw nyo magkaroon ng parang ayan o, nakumbok ng konti. Pero pag malinis yan, tinan nyo, maganda ang lapat niya. O. Diba? Yan po ang ating instruction. Sana po nasundan, mga master. O. Enjoy watching ang ating instruction sa pagkakabit ng fork decals. Maraming pong salamat.